Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, at inanadang ating mga kasalanan upang tayo marapat kumanan sa banal at pagdiriwa na ito. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating ang tagapag-anyaya, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang paglimburan ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako'y aming mapakinabangan ayon sa paraan iyong kinalugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasabalan hanggan. Amen. Subo po tayo para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Panginoon, sa iyong paningin, ang buong daigdig ay para lamang sa mabuting na buhangin na di halos makatikwas ng timbangan, para lamang isang atak na namug sa umaga sa pisngi ng lupa. Labis, labis ang kapangyarihan mo para gawin ang anuman, ngunit mabaging ka sa bawat ginapan. Pinagpapamanhinan mo ang aming mga pagkukulang at binibigyan mo kami ng panahon makapagsisi. Mahal mo ang lahat ng bagay at wala kang hinahama sa iyong mga nilalang. Kung hindi gayon, ay bakit mo pa sila nilikha? Wala ka naman bagay na mananatili kung hindi mo kalooban. At wala nang mapagpapatuloy kung hindi mo nilalang. Ipinahintulot mo manatili ang bawat ilikha sapagkat bawat isa ay sa iyo. Ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoon. Ang diwa mong walang kamatayan ay nasa kanilang lahat. Kaya, unti-unti mong itinutuwi ang mga nagkakasal. Ipinaalaala at binababalaan mo sila sa kanilang mga ginawa upang iwanan na nila ang kanilang masamang pamumuhay at sa iyo sila manalo. Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, thank you.
pagbasa sa ikalawang aklat, ikalawang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos, na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo, at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa magitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuting inyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhin namin sa inyo mga kapatid na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya sulat na galing sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yung medyo mga 60 at above.
Pagkilala ko, ibig sabihin mga 55 na pagbuya. Ngayon po ay kayo na sa seminaryo ng inyong pagsisiyam na binago kayo sa partid ni Poros. Sabi ko nga, maswerte ako, balad ako. Dalawang beses kong napuntahan ang bahay ni San Martin. Saan yun? Taga saan si San Martin ni Poros? Taga saan? Taga Lima, Peru. So, dalawang beses po ako nakapunta sa Peru. At yung bahay po niya ay katapat ng kumbento ni kanyang best friend na si St. Rose of Lima, Santa Rosa de Lima. Sa Ebanghelyo po binasa natin, Zaccheo at Jericho. Jericho is considered to be the oldest city in the world. The oldest city in the world. Maganda kanyang pwesto, siya ay nasa Jordan Valley, alatid po siya sa Jordan River, kaya marami siyang berde, berde po siya. Dumadaan si Jesus at narinig ni Zaccheo, nadadaan si Jesus. Marami na po siyang narinig tungkol kay Jesus. Kaya ngayon gusto niyang makita at makilala ang lubusan o por lo menos ay up close. Pero si Zaccheo ay isang publikano at isang banda. Kaya hindi siya pwedeng pumalo sa mga tao sapagkat una, hindi lang dahil siya ipanda, kundi siya sapagkat siya isang publikano. Ang mga publikano ay yung mga tax collectors and they are considered to be mga sinners para sa mga public sinners. Kasi hayagan at kanilang bandaraya sa mga tao. Sapagkat ang Jericho ay isa sa pinakamayamang siyudad noon na siyang nagbibigay ng malaking buwis sa Roma. Si Zaccheo ay isa sa mga tax collector, BIR. Noon pa man, hindi naman lahat. May taga-BIR na dito. Noon pa man, yung tax collection ay source of corruption na. Kaya yung mga BIR na mandaraya, nagbabasa siguro ng Bible niya, natuloy sa Biblia. Kasi noon pa man ay mayroon ng mga tax collectors na mandaraya. Publikan, mga publikano, mga makasalanan, mga mandaraya. Nung dumaan si Jesus, napakaraming tao naghihintay. Hindi siya makasama sa mga tao yun. Sapagkat iba ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Isa siya ang makasalanan. So the reason why he climbed up the tree was not only because he was short, but because he could not mingle with the people. Kasi iba ang tingin sa kanya. Outcast siya doon. Then secondly, sapagkat siya ay napakababa. So maraming hadlang sa buhay ni Zaccheo, bago niya, gustuhin man niya lumapit kay Jesus, maraming hadlang. Tanyan po sa buhay natin. Unang leksyon po natin ngayong gabi. Sadyang kung kailan mo gustong lumapit sa Diyos, saka naman dumarami ang mga hadlang. Diba? Kung kailan mo naman gustong magpakabanal, saka naman dumadami ang mga pagsubok. Naranasan ba niyo yun? Sadya po ganyan. Kung kailan mo gusto magpakabanal, saka naman dumadami ang mga pagsubok sa buhay. Kung kailan mo gusto lumapit sa Diyos sa simbahan, ang dami naman humahat lang. At kung minsan yung mga humahat lang, yung mga kapwa-tao ang simbahan din. Ano ba? Yung mga tao ang simbahan din kung minsan. So, umakyat na lang siya isang puno ng sikoporo. Pero nakita siya ni Jesus. Alam ni Jesus na doon siya. At ang sinabi ni Jesus, bumaba ka sapagkat na yun din ako'y tutuloy sa iyong bahay. Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. At nagmadali siya bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Nakikita po natin ang pagbabago ng tao. Mula sa pagiging makasalanan, ngayon ay lumalapit kay Jesus at tinatanggap ang ating Panginoon. Pero nung makita siya ng mga tao doon, sa halip na matuwa, nagchismisan pa sila. Ang sabi nila, nagbulong-bulongan sila. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila.
Yung pong sinasabi ko kanina, kung minsan yung mga taong gusto lumapit sa simbahan, ay hindi makalapit sapagkat yung mga taong simbahan mismo ang siyang naging hadlang yung pagpasok ng ibang tao sa simbahan. Para baga personal nilang pag-aari yung simbahan para silang nagawan ng pwesto. Tumayo si Sakayo at sinabi ng Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ko lahati ng aking nari-arian at kung ako'y may nadayang sino man, apat na ibayo ang sasauli ko sa kanya. Actually, nung ginawa lang ito ni Sakayo, nung ang kalahati ng kayamanan niya ay pinabigay sa mga dukha at yung lahat ng ginayaran niya, binayaran niya na 4 times, ang totoo, walang natira sa kanya. Walang natira sa kanya. Ibig sabihin, lahat ng pag-aari niya ay galing sa pamandarayan. Kung yun siguro gawin ng mga politiko natin ngayon, mga maraming politicians, marami sa kanila ang umuluni. Sapagkat marami naman sa kanila mga yaman, galing naman sa mga korupsyon. Kaya walang politician na nagsasabi, katulad nung kay sa kayo, wala. Kasi alam nila, pag pinamigay nila sa dukhang kalahati, at yung mga dinaya nila, ibabayaran nila ng 4 times, walang matitira sa kanilang kayamanan. Dapat nakibinig sila ngayon. Pero si Sakayo, pinagpalit niya ang lahat. Pinagpalit niya. Kayamanan o ang Panginoon, pili kayo. Kayamanan material o ang Panginoong Diyos. Pinagpalit ni Sakayo, pinagbigay niya lahat ng kanyang ari-arian, pero tinanggap naman niya sa buhay niya si Jesus. Tinanggap niya sa kanyang buhay ang ating Panginoon. Ang leksyon po natin ngayong gabi, kahit gaano ka makasalanan, laging may pagkakataon ng pagbabago. Lagi. Kahit anong laki ng pagkakasala ng tao, walang tao makapagsasabi na hindi siya binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Wala. Kaya kahit mga drakabi, hindi dapat pinapatay. Kahit mga makasalanan sila, lahat ay may pagkakataon, binibigyan ng pagkakataon na magbago. Makasalanan nga eh. Eh kung lahat na sa makasalanan yung pinatay, hindi pati si Duterte patay na din. Diba ba? Kung ganun ang reason, kung sino kasi mga makasalanan sila, ipatayin sila. Ay kung lahat na makasalanan papatayin, hindi, makapati tayo. Makapati tayo, pinapatay. Kasi makasalanan lang tayo. Kaya kung ang leksyon po natin, ang tao, kahit gaano ka makasalanan, ay laging may pagkakataon, binibigyan ng Diyos ng oportunidad na magbago. Na magbago. Dadaan si Jesus, narinig ni Sakayo, kaya gusto niya makita at actually he wanted to invite Jesus. Dumadaan ang Panginoon sa buhay natin, maraming beses hinahayaan natin. Ilan pa sa atin ang hindi sumisimba pag-araw ng Linggo? Kasi ang daming dahilan. Ang daming dahilan. Nung ito'y sakop ng GSIS, yung iba dito hindi sumisimba kasi gusto nila dito, layo daw doon. Eh bakit ang tinayo ba ito? Sumisimba na ba sila araw-araw? Linggo-linggo? Hindi rin naman. Pagkaayaw, napakaraming dahilan. Pero kung gusto, laging may paraan. Si Sakayo makasalanan, hindi pwedeng makihalo doon sapagkat ibang tingin sa kanya. Pagdap, hindi siya makakita. May sikomoro naman. Laging may sikomoro sa buhay natin na pwedeng akyatan para lamang masilaya natin ang Panginoon. God always provides an opportunity for us. Imagine, pagdap may puno ng sikomoro. A sycamore tree is a big tree actually. Mayabog siya. Sa plaza ng Jericho ngayon, there is a big sycamore tree. That was not the tree. Pero pinipreserve nila yun para yung pilgrims tuwing pumunta, they can actually see in person kung anong itsura ng puno ng sikomoro. I was in Holy Land 2 weeks ago. I was in Jericho 2 weeks ago for the pilgrimage, for the 5th time. And chachaplain po kasi ako ng pilgrimage groups. And I love to see that sycamore tree. So every time I see that tree, nasa Central Plaza siya ng Jericho eh, I always meditate that one point na ang Diyos laging bibigay ng paraan para ang tao, kahit ano ka makasalanan,
ay nakakaroon ng chance, ng paraan para ang Diyos ay masilayan. Yun po ay sa tao, makasalanan. Unang leksyon po natin ngayong gabi. Ay kalawang leksyon po natin ngayong gabi, ay pag mayroong taong gusto magbago at nagsisikap magbagong buhay, bigyan natin ng pagkakataon. Kaya ito si Sakayo, gusto magbagong buhay. Anong sabi ng mga tao? Nagbulong-bulungan sila. Di ba makasalanan yun? Dalawang bagay po yun. Una, ang tao ay laging may pagkakataon, may oportunidad na magbago. Gaano man siya ka makasalanan. At kung minsan yung tao yun ay tayo. Kung minsan ang hirap natin magsisi, ang hirap natin magbago. Kasi hindi natin tinatanggap yung pagkakasala natin. Sa ikalawang, sa kabilang dako naman, yung second lesson na sinasabi ko, may mga taong gustong magbago, kung minsan hindi makapagbago ng buhay, sapagkat yung mga tao sa palibot mismo niya ay siyang humahadlang sa kanyang pagbabago. Kaya pag may tao gustong magbago, tulungan natin. Huwag tayong mga tao na ayaw na si Zaccheo ay makihalo sa kanila. Kung may mga tao gustong lumapit sa simbahan, akayin natin, huwag natin hadlangan. We do not own personally this church. No, hindi natin personal ang pag-aari ito. Maaari ito'y kayo ang paggawa, maaari sila wala ng tulong. Pero ito hindi yun. Kahit yung pinang binuhos mo dito, hindi yun. Bigay ng Diyos sa iyo yun. Kaya hindi dapat, hindi natin dapat hinahadlangan ang pagbabagong buhay ng ating kapwa-tao. Tayo po ay nasa loob pa rin ng Jubilee Year of Mercy. Ang pagtatapos po nito ay sa Feast of Christ the King. Malapit na. Ang sentro po ng Jubilee Year of Mercy ay hindi lamang yung awa ng Diyos. Of course, yung awa ng Diyos. Pero, bago yung awa ng Diyos, ang sentro nito ay yung tao gustong na magsisi. Ang tao na gustong magsisi. May mga tao na hindi nagsisisi sapagkat kuminsan akala nila wala nang kapatawaran ng kanilang kasalanan. Wala nang kapatawaran. Parang hopeless. No. Sa Panginoong Diyos, there is no such thing as a hopeless sinner. Wala. Kahit gano'n ka akin ang pagkakasala ng tao, lagi ang Diyos ay may daan na pag-ibig at pagpapatawa. E po, ulit ito, yun maaaring sa Ebanghelyo ngayong gabi, maaaring sa Sakayo ay tayo rin. And in fact, there is the truth na there is always a little Sakayo in us. Medyo ipokrito lang tayo kung minsan, pero kung minsan, actually, tayo yung si Sakayo. Tayo yung si Sakayo. Hindi tayo salatid sa Panginoon dahil sa pangkanda. Magkagayin pa ba? Pinagulit ko, God always provides the means for us to come near to Him. So kung tayo kung minsan ay parang si Sakayo, let us learn a lesson from Sakayo tonight. Kung minsan tayo natatakot lumapit, no. Lagi may paraan para makalapit sa ating Panginoon. Kung minsan tayo si Sakayo, pero kung minsan tayo yung mga tao. Kung minsan tayo yung mga tao. So in both cases po, mga kapatid, ngayong gabi ay pag-isipan po natin ng mabuti. Actually, si Sakayo, ang tawag sa kanya ay siya actually sa negative side. Para siyang victim of discrimination. Discriminated siya doon eh. Hindi karaming kasama, huwag kang sumali sa amin. Kasi kami hindi makasalanan, ikaw makasalanan, huwag kang sumali sa amin. Discrimination. Sabi ko, okay, in the negative sense. Ang lahat po ng ito, itong discrimination ito, hindi man sa pagiging makasalanan, ay nangyayari din kay San Martin de Porres. By this time siguro, alam ang buhay ng San Martin. Ilang taon na po kayo ngayon para Paris, 1995, 2005. Ilang taon na yun, 21 years na kayong Paris.
So every year, sumisimba kayo, alam na rin yung buhay ni San Martin de Porres. He was victim of discrimination precisely basically because of his color. Color lang yun. Kesa kayo yung nanipagiging makasalanan. Sometimes we all become victims of discrimination. May patubang uri. Pag nangyari yun, ang lesson po kay San Martin, ang lesson po ni San Martin ay never give up. When you are discriminated, do not give up. Ang hirap na dinanas ni San Martin para maging miyembro ng Dominican Order. So step by step po yun. Ang hirap na kanyang dinanas. But he never gave up. Si Saqueo din, ang hirap din ang kanyang dinanas. But he never gave up. So mga kapatid, lahat ang mga matanda, hindi tayo sumusuko sa buhay, hindi tayo sumusuko sa ating pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. May tulad. Sumasampalataya ako sa Kristo, isa lang ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, pinibig. May tatlong araw na buhay na nagulit, umakyat sa lahat, nalulunglok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalan, sa pagpatuloy ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tuloy po tayo para salita niya ni San Martin. Thank you.
Gracious,
mag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ikatugan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Kagapilawan ng Panginoon ito mga ating paghahay sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niya ba natin. Ama namin, dalikha, ang paghahay namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kita sa Diyos at inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan.
ang manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na aming pasalamatan sa iyong kagandahan, buo kaming iyong ipinupot upang iyong may tampok sa kalakilan ng lubos. Kahit na ikaw ay aming pinanigdan dahil sa aming pagkasagawahan, gumawa ka pa rin ang magandang paraan may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay maging isa sa mga taong ama upang may kapwa kaming makapagligtas sa ating pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya't isa ng mga anghel at sisawit ang papuri sa iyo na walang hupay sa kalangitan kami nagbubulgi sa iyong kadakilaan.